po ang lahat. Alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva buong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Matuwid ang Panginoon naming Diyos, ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari at mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno. Pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos, nilabag namin ang Kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa Kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay Niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kaming nang pagtataksil sa Kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig
at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng himpil ang lupang pangako, hayot iyong pagmisdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain yung mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamot. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y binubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagpatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyong galit sa amin ay poon, hanggang kailan ba? Matatapos, di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay. Humanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana kami tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap, at ang nagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Korazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo,
Bisin sana'y malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Napakahalaga, mga kapatid, ng pakikinig sa salita ng Diyos. Hindi po ba't nung tayo ay mga bata pa, kapag tayo ay inuutusan ng ating mga magulang at hindi natin sinunod, kaagad sinasabi sa atin, hindi ka kasi nakinig. Nung ako po'y bata pa, inutusan ako ng aking nanay, bumili ka ng suka. 4 years old po ako. Nagpunta ako sa tindahan. Anong kabilin-bilinan po ng aking ina? Huwag kang tatakbo. Sapagkat kapag ikaw ay tumakbo, anong mangyayari? Baka ikaw ay madapa. Siyempre, bilang isang bata, anong ginawa ko? Tumakbo. Pagbalik ko, nadapa ako. At ako ay nasugatan. Ito po hanggang ngayon, nandito pa yung pilat. Yeah. Anong sabi sa akin? Hindi ka kasi nakinig. Ganito kahalaga ang pakikinig. Ganon din po sa salita ng Diyos. Kapag tayo'y nakikinig sa salita ng Diyos, ang meron tayo ay biyaya. At kapag hindi tayo nakikinig, anong meron? Kapahamakan. Ito'y ating narinig sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. At sinasabi dito, naging suwail kami. Kami ngayon ay naghihirap. Ganon kahalaga yung pakikinig. When you listen to the Lord, when you follow His ways, para po sa unang pagbasa, you will be blessed. But when you do not listen, you will have misfortunes. Kaya mga kapatid, nakalagay po dito, hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. My dear brothers and sisters, mahalaga ang pakikinig. Sabihin nga sa katabi, makinig ka, kapatid. Sapagkat ang pakikinig sa ating konteksto, kapag ikaw ay nakikinig, ikaw rin ay gumagawa at sumusunod. It is not enough to listen. You have to obey. So nakikinig ba tayo sa salita ng Diyos? Marami kasi lumalampas ang salita ng Diyos sa tenga. Hindi tunay na pinakikinggan at hindi sinusunod. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ano ang panawagan ng ating Panginoon? Pagsisisi. Sapagkat sinasabi nga po, itong mga taga-Korasin at Bethsaida, sa kabila ng lahat ng kababalaghan na ipinakita ng Panginoon, hindi pa rin sila nagbagong buhay. Sinabi ni Jesus, kung ito'y nangyari sa Tiro at Sidon, siguro sila magsisisi na. Siguro sila magdaramit na ng sako, uupo sa abo, at ipapakilalang sila nagsisisi. My dear brothers and sisters, mga kapatid, minsan tayo po'y katulad ng mga nandito sa Korasin at Bethsaida. Minsan kasi matigas ang ating mga ulo. Kung hindi pa tayo makakaranas ng misfortunes, kung hindi ka pa magkakasakit, dati,
hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka nakikinig sa Kanya. Subalit nung ikaw ay nagkaroon ng sakit, doon mo unti-unting nakilala ang Diyos. Ang iba sa atin nung magkasakit ay mas napalapit sa Diyos. Kaya masasabi natin, totally ba masama yung pagkakaroon ng sakit kung minsan may biyaya pa rin palang dinadala? Noon, nung ikaw ay talagang saganang-sagana sa buhay, halos hindi ka nagsisimba. Subalit minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, we are challenged by the Lord. Anong nangyari? Minsan nagkakaroon tayo ng taghirap. At dahil doon, mga kapatid, unti-unti tayo nagtiwala sa Diyos. Minsan pala yung mga misfortune sa buhay natin, it would lead us closer to Jesus. Palalapitin tayo minsan ng mga hindi kagandahang pangyayari sa buhay natin. Palalapitin tayo kay Jesus. Ilan po sa atin ang napalapit sa ating Panginoong Jesus ngayon sapagkat ang Panginoong Jesus Nazareno ang ating nagiging sandigan, lalo na kapag against the wall ka na, parang wala ka na talagang matatakbuhan, tatakbo tayo dito sapagkat alam natin na sa simbahang ito, ang Poong Jesus Nazareno ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang Poong Jesus Nazareno ay nagpatuloy na gumagawa sa atin ng araw-araw na himala sa buhay. Kaya nga tayo mga kapatid, huwag nating kakalimutan ang mensahe ng ating Panginoon. Yes, gusto natin palagi na may ebidensya. Gusto natin to see is to believe. But our Lord Jesus Christ is challenging us, believing. Faith is believing without seeing. Faith is believing without seeing. Mga kapatid, sa misang ito, nawa, itaas natin sa Poong Jesus Nazareno, minsan yung katigasan ng ating ulo sa kabila ng kanyang salita, minsan hindi tayo nakikinig. Itaas natin sa Poong Jesus Nazareno na nawa, baguhin ang ating puso at magkaroon ng isang puso marunong magsisi. Isang puso marunong magtiwala. Isang puso marunong magpatawad. At isang puso marunong magmahal. Mahal na Poong Jesus Nazareno, pinupuri ka namin. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya at ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananako ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa. Nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, si kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama, nagkakasala sa amin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pag-ihirap ko
Nazareno, salamat po ng iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Kahilingan ko, buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Nawa't gabayan ako, nasa kapahamakan, patiyak sa kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo patusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko, nasasanay, pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po ng iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disasters and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope
sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa na o sa makibilang bahay, buhay na. At sa buong buhon, buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo o panlaba at bottled waters. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna, maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Poon Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa gisag ng aming kalikasan.